Good evening, everyone, and welcome to Calvary Foursquare Church online prayer meeting. This is Pastor Willan Gaguis na makakasama po ninyo sa gabi nito para po sa pag-share ng Word of God at sa ating pong mga prayer items. At alam ko po na meron pong bagong kapahayagan ng Panginoon sa atin. May bagong gagawin ng Panginoon, and as we pray tonight, alam po natin na i-release natin ang anointing ng Espiritu ng Panginoon para po sa kagalingan, sa comfort, sa provision ng Panginoon sa lahat ng ating ipagpipray. Salamat po sa gabing ito na tayo po ay sama-sama, bagamat tayo po ay hiwa-hiwalay, pero tayo po ay nagkakaisa sa Espiritu ng Panginoon. Ngunit bago tayo dumako sa ating mensahe at sa mga prayer items natin, samahan niyo po akong awitin ng isang hymn na patungkol po sa pagtitiwala at pagsunod sa ating Panginoon. Trust and obey. Ang sabi po sa chorus, trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Praise the Lord. When we walk with the Lord in the light of His Word, what a glory He sheds on our way. While we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way be happy in Jesus but to trust and obey. Not a shadow can rise, not a cloud in the skies, but His smile quickly drives it away. Not a doubt nor a fear, nor a sigh nor a tear can abide while we trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Not a burden we bear, not a sorrow we share, but our toil He doth richly repay. Yes, Lord. Not a grief nor a loss, not a frown nor a cross, but is blessed if we trust and obey. Sing it. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Now the fourth stanza. But we never can prove the delights of His love until all on the altar we lay. Yes, Lord, willing everything. For the favor He shows and the joy He bestows are for them who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Now the last stanza. Then in fellowships we will sit at His feet, or we'll walk by the side in the way. What He says we will do, where He sends we will go. Never fear, only trust and obey. Yes, trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. I will
trust and obey. Praise the Lord. Trust and obey. Yan po ang napakainam na gawin ng mga anak ng Diyos patungkol po sa kalooban ng Panginoon sa ating mga buhay. So yan po ang pag-uusapan natin sa gabi nito bago tayo dumako sa ating mga prayer requests, mga prayer items, ay pag-usapan po natin ang patungkol sa knowing the will of God. Paano po ba natin malalaman o paano tayo makakatiyak sa kalooban ng Diyos sa ating buhay, sa ating iglesia, sa mga sitwasyon po na dumarating sa ating mga buhay, paano po natin malalaman kung ano po ang kalooban ng Panginoon? Para i-guide po tayo sa topic na ito ay buksan po natin, makipagbukas po kayo sa akin sa aklat ng Roma, sulat po ni Apostle Paul sa mga taga-Romans, chapter 12, verse 2. Sa New King James Version, ito po ang ang sabi, "Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God." Amen. At dumako rin tayo sa aklat po ng mga awit, Psalm chapter 40, verse 8. Ito po ang sabi, "I delight to do your will, O my God, and your law is within my heart." Amen. Ilan po sa atin sa gabing ito na ang kasiyahan po natin, kagalakan po natin ay ang gawin o sundin ang kalooban ng Diyos sapagkat iningatan natin ang kanyang mga salita sa ating mga puso. So mandali po tayong manalangin. Aming Amang nasa langit, nagpupuri kami at nagpapasalamat sa pagkakataong ito na kami po ay makaulayaw ka namin sa iyong presensya. Makasama ka namin, marinig po namin ang iyong tinig sa pamamagitan ng iyong mga salita. Kayo po ay mapuri po namin at sambahin namin, Panginoon, sa Espiritu at katotohanan. Sa mga sandaling ito, O Diyos, nagpapasalamat kami sa kalakasan, sa buhay na ibinigay mo sa bawat isa sa amin. Punuin niyo po kami ng iyong presensya at ng kapuspusan ng banal na Espiritu sa mga oras na ito upang patuloy po naming malaman ang kalooban mo para sa aming mga buhay at sa aming iglesia. Salamat, Panginoon, sa karunungan. Salamat po sa kaalaman na ipagkakaloob ng banal na Espiritu sa bawat isa sa aming pag-aaral sa oras na ito. At alam po namin na kayo rin po ang magbibigay ng kapangyarihan sa aming pong mga panalangin upang ito po ay maging powerful, Panginoon, to release your miracles. It will be powerful, O God, Panginoon, para po ipadala ang inyong kagalingan, ang inyong provision, ang inyong katugunan, ang inyong pagpapala sa bawat buhay namin at sa mga bagay na ipapanalangin namin sa gabing ito. Kaya, Panginoon, sa iyo po ang lahat ng kaluwalhatian, ang karangalan, ang pasasalamat, ang papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Knowing the will of God. Ano po yung reason kung bakit napaka-importante na malaman po natin ang kalooban ng Diyos? Ano po ang kahalagahan na inaalam po natin ang kalooban ng Diyos? Bakit kinakailangan na maging tiyak po tayo sa kalooban ng Diyos sa ating mga buhay o sa mga desisyon na ginagawa po natin? Ito man ay sa mga sitwasyon na pinagdadaanan natin o sa pang-araw-araw nating buhay. We desire to know God's will because we want to obey. Amen. Nais po nating malaman ang kalooban ng Diyos dahil ang nais po natin ay sumunod.
Amen? Baliwala po na malaman natin ang kalooban ng Diyos at pagkatapos noon na hindi tayo susunod. Naisip po ba natin yon? Kaya po, inaalam natin ang kalooban ng Diyos because we want to obey. We want to align ourselves to His will. Nais po natin na ang ating pong mga kalooban, ang ating pong mga pagpapasya ay naka-align sa kalooban ng Panginoon. We want to participate and cooperate with what God is trying to accomplish on earth, in our church, in His church, and in our lives. Alam niyo po, napakaganda po na malaman po natin ang kalooban ng Panginoon upang tayo po ay maging participant. Amen? Tayo po ay maging kabahagi. Isa po tayo sa mga ginagamit ng Panginoon. Hindi lang po tayo nanonood kung ano ang ginagawa ng Diyos, kundi tayo po ay bahagi ng gawain ng Panginoon at tayo po ay may pakikiisa sa Diyos. We are cooperating with God's work at kung ano po yung ginagawa ng Diyos, ano po yung nais na ma-accomplish ng Diyos sa sandibutan ito, sa kanyang iglesia at sa bawat buhay ng bawat isa sa atin. Yan po yung kahalagahan na malaman po natin ang kalooban ng Diyos. Ngayon, ano po ba ang kalooban ng Diyos? What is the will of God? Pag sinabi po natin will of God, the will of God is His purpose, His plan, His desire. Ito po, pag sinabi po natin na kalooban ng Diyos, ito po ay tumutukoy sa mga layunin, sa mga panukala o plano, at mga desire ng Panginoon, yung mga nais ng Diyos. Ito po ay maaaring universal. Ito po yung mga plano, ito po yung mga purpose at desire ng Panginoon sa sanlibutan ito, in a universal scale. At ganoon din naman po, meron pong plano, merong desire, meron pong purpose ang Diyos sa bawat buhay ng individual, sa bawat buhay po natin. Kaya napakainam po na tanungin natin ang sarili natin. No? Dito po sa purpose, sa plan at desire ng Panginoon, whether it's universal or personal, mahalaga na itanong natin sa ating mga sarili sa gabing ito na, what is God trying to accomplish in the world or in my life? Ano ba yung nais ng Diyos na tapusin, na i-fulfill, na i-accomplish po sa mundong ito at sa ating mga buhay? Bakit po nagkaroon ng pandemic? Ano po yung ginagawa ng Diyos sa sanlibutan ito at sa buhay ng mga mananampalataya at hindi mananampalataya? Diba? Napakaganda pong makita natin yan. Sapagkat kapag nakita natin ang plano ng Diyos, ang purpose ng God, ang desire ng God, tayo po ay makakasunod sa Kanya. Tayo po ay makakapag-participate. Tayo po ay makikipag-cooperate sa Panginoon upang ma-accomplish yung mga bagay na yon na ginagawa ng Panginoon. Nais din po na napakaganda rin po na maitanong natin, where am I now in God's purposes, in God's plans, in God's desires? Nasaan na po ba tayo doon sa mga plano na yon ng Panginoon? How close are we in accomplishing God's plans for our lives? Gaano na po tayo kalapit? Nasaan na po tayo? Tayo po ba ay magsisimula pa lang? Nandun na po ba tayo sa punto na tayo po ay nakikipag-cooperate na sa Panginoon? Nandun po ba tayo sa punto na na-realize na natin, nalaman na po natin ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay, at nandun na po ba tayo sa punto na tayo po ay sumusunod na sa Panginoon? So kinakailangan makita po natin na nasaan na po tayo upang sa gabing ito tayo po ay ma-encourage, mahimok po ang bawat isa sa atin na magpatuloy. Napakaganda po ng anniversary theme ng Calvary Foursquare Church this year. Pursuing God's vision. At ganun din naman po kapag nakita natin, nasaan na tayo? Nasaang parte na tayo sa kalooban ng Panginoon sa ating mga buhay?
At kapag nakita natin yon, let's pursue. Tayo po ay magpatuloy sa ating pong karera, magpatuloy po tayo sa ating paggawa, sa ating paglingkod, magpatuloy po tayo sa pagpapagamit sa Panginoon. Magpatuloy po tayo na mag-cooperate sa mga plano ng Diyos upang makita natin na yung mga plano ng Diyos sa ating mga buhay ay magkaroon po ng katuparan. Ganon din po sa ating iglesia. Hallelujah! At paano nga po ba, punta na po tayo doon sa parte na paano nga po ba natin malalaman ang kalooban ng Diyos? Paano po tayo makakatiyak na yung pong mga decision po natin ay alinsunod sa kalooban ng ating Panginoon? Kasi marami pong tao, sinasabi po nila, ah, pinag-pray ko na kasi yan eh. I have prayed about it. Kaya yun na yun. Kung ano po yung kalabasan noon ay yun na po yung sa tingin nila ay kalooban ng Diyos. Napaka-limit po nating gamitin, napakadalas po nating gamitin yung salita na yan na ipinag-pray ko na. So, hindi po sapat na tayo po ay basta nagpipray lamang. Okay? Kasi po yung mga prayers, if we will define prayer, ito po yung pagsasabi ng mga desire natin sa Panginoon. Lord, yung mga requests natin, yung mga pangangailangan natin. Anything, yung mga emosyon natin, binubuhos natin sa Panginoon. That is our prayer. Pero ang pinag-uusapan natin, yung will ng Panginoon, hindi po will natin, hindi po yung desire natin, hindi po yung mga request natin kay God, kundi ano yung kalooban ng Panginoon at yun po ang susundin natin. Kaya nga po napakahalaga doon sa panalangin, sa pattern ng prayer na itinuro sa atin ng Panginoong Jesus sa Matthew chapter 6. Sinabi po doon, Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven. Na kapag nakita po natin, na-realize po natin, ano ba ang kalooban ng Diyos na ipinatutupad niya sa kanyang kingdom, sa heaven? Nawa, ipag-pray po natin na yun po ang mangyari at yun po ang masunod natin dito sa lupa at sa ating mga buhay. So narito po ang ilang mga katanungan na po pwede po natin itanong sa ating mga sarili para subukin, para i-test po kung sinusunod po natin ang kalooban ng Panginoon. Kung yung mga desisyon po na ginagawa natin ay naka-align, alinsunod po sa kalooban ng Panginoon. Una nating pwedeng itanong ay, is this decision consistent with the Word of God? Kasi po ang sabi kanina doon sa ating talata sa Psalms 40 verse 8, no? Nasabi niya, My delight is to do your will, O God. At ang sabi po niya, ang salita ng Diyos ay iningatan niya sa kanyang puso. Kaya po ang tanong natin, ito bang gagawin ko? Ito bang mga plano ko? Ito bang desisyon ko ay consistent sa salita ng Panginoon? Kaya po, napakahalaga na kung nais po natin na malaman kung ano po ang kalooban ng Panginoon, kailangan pong basahin po natin at lagi po nating i-meditate ang Word of God, ang Bible. Kasi po, the Bible contains the mind of God, the will of God. Nandito po yung mga prophecies, yung mga plano ng Panginoon, yung mga layunin ng Diyos, at yung mga desire ng Panginoon, lahat po yan nakasulat dito. Kaya kung hindi po natin babasahin ang banal na kasulatan, paano po natin malalaman ang kalooban ng Diyos? Ano po ang magiging batayan o basihan natin na ginagawa po natin ang salita ng Panginoon? Definitely, ang Bible po, ang salita po ng Panginoon, ang talagang susukat o sasala at susubok kung ginagawa po natin ang kalooban ng Panginoon. So, tingnan po natin ang mga desisyon po ba natin na ginagawa ngayon o sa mga nakalipas pong panahon, ito po ba ay ayon sa salita ng Panginoon?
Kasi hindi po mag-uudyok ang Diyos. Hindi po mag-uutos ang Panginoon ng isang bagay na lalabagin po niya o siya po ay lalayo sa kanyang salita. Kung may mga revelasyon man po, may mga bagay po na nire-reveal ang Holy Spirit sa atin, sa ating kapanahunan ngayon, isa po sa napakagandang panukat ay hindi po magsasalita o mag-uutos ang Diyos sa panahon natin ngayon na kukontrahin niya ang kanyang mga salita. Kaya napakahalaga po na mapuno po tayo, matransform po, ang sabi po doon sa isa nating talata na Romans 12 verse 2, matransform po tayo by the renewing of our mind, by the word of God. Kapag ang isip po natin at ating puso po ay napuno ng salita ng Panginoon, ito po ang mag-guide sa ating mga decisions. Amen. Pangalawa po nating po pwedeng itanong ay, is this a wise decision? Yung ating po bang mga iniisip o pinaplano at mga balak gawin? Amen? Ito po ba ay matalinong desisyon? Meron po bang karunungan doon sa ating gagawin? Kasi po, maaring tayo po ay nagpapasya, pero hindi po natin pinag-iisipang mabuti yung ating mga gagawin. Ang ibig sabihin po na ang gagawin ko ba ay wise decision, ang ibig sabihin po nun ay pinagplanuhan natin, pinag-isipan natin kung ano po ang magiging consequences nung ating gagawin. Kapag ginawa ko ba ang bagay na ito, kapag itinuloy ko ba itong mga plano ko na ito, itong mga iniisip ko na ito, ano ba ang kahihinatnan nito? Ano ba ang magiging epekto nito sa buhay ko? Ano ba ang magiging mga consequences nito? So kapag nakita po natin yung pinagplanuhan natin, pinag-isipan po natin kung ano po ang magiging consequences ng mga pangyayari, kapag ginawa po natin yung decision na yon, doon po natin marirealize na it is a wise decision. Pero kung yung mga decision po natin ay basta na lang pong dumapo sa ating kaisipan at tayo po ay gumagawa na lamang po na hindi natin pinag-iisipan, hindi po yan ang kalooban ng Diyos para sa atin. Okay? God is a God of wisdom. Lagi po siyang magbibigay sa atin ng karunungan sa mga bagay po na gagawin natin. Pero paano po natin gagamitin yung wisdom na yan na ibinibigay sa atin ng Panginoon kung hindi po tayo nagpaplano? Kung hindi po natin pinag-iisipan kung ano po yung mga consequences ng ating mga decision. So isa po sa mga test, no? Kung ang ating po bang decision ay naka-align sa will of God, yan po ba ay may wisdom? Pangatlo, do I have genuine peace about this decision? Meron po ba akong kapayapaan? Meron ba tayong kapayapaan kapag ginawa natin itong desisyon na to? Meron bang kapayapaan? Kasi ang sabi ng Panginoon sa Philippians, no, huwag tayong magulumihanan sa anumang bagay, kundi ipanalangin po natin yung ating mga request with thanksgiving to God. At ang sabi po doon, and God will fill us with peace that passes all understanding. Yung po yung isa sa mga test na malalaman po natin na ito bang ginagawa ko ay kalooban ng Diyos. Kapag ginagawa mo yan, anumang hirap yan, no? Kahit ano pa pong hirap o sitwasyon nandoon ka, pero kapag meron kang peace na nanggagaling sa Panginoon, yan po ay kalooban ng Panginoon. Let me give you an example, no? Sa pagbibigay po ng inyong ikapo, ng inyong mga kaloob, maaring yung iba po sa atin na talagang nasa mga, no, five digits na yung ating ano, yung ating mga offerings, no. Kumbaga sa pandemic na ito, napakahirap pong pakawalan yung ganoong amount ng ating ibibigay sa Panginoon. But because it is according to the word of God, tayo po ay nagbibigay.
Maaring may kirot, may sakit po yung ating pagbibigay, pero meron pong kapayapaan na ibinibigay ang Panginoon na nagsasabi po, anak, magtiwala ka sa akin. Ibigay mo ng buong buo, maging tapat ka sa iyong pagbibigay ng ikapo at ng iyong mga kaloob. Hindi kita pagkukulangin, pagpapalain kita. Every time po na kami po ay nagbibigay ng aming mga kaloob, maaring nandoon po yung sakit na, oh, maaring naibili na namin ito ng iba naming pangangailangan. Maaring naibili na namin ito nung project na gusto namin. But there is that peace that passes all understanding sa aming pagbibigay because we know that this is God's will for us. Hallelujah! Ikaapat po na maaaring nating itanong ay, is this consistent with the way God works? Ito po bang plano natin? Ito po bang desisyon na gagawin natin? Is it consistent with the way God works? Paano po ba kumikilos ang Diyos? No? Nakita po natin na kumikilos ang Diyos. Sabi natin kanina, merong wisdom. Kumikilos ang Diyos na merong pag-ibig. Na hindi po ang Diyos gagawa ng isang bagay na dadalhin ka niyan sa kasalanan. Hindi po ganun ang Diyos. Kaya po maaaring may mga bagay po tayong pinag-iisipan o pinagdidesisyonan. Kung yan pong desisyon na yan ay dadalhin ka sa masama, hindi yan ang pagkilos ng Diyos. No? Ang Diyos po, lagi kanyang kikilos siya para ikaw ay mapalapit sa Kanya. Ang Diyos ay gagawa ng mga, ng yung kalooban ng Panginoon ay lalo ka pang maging kawangis niya. So tingnan mo, ang desisyon mo ba na ito na gagawin, ikaw ba ay mapapalapit sa Panginoon? Ito ba ay consistent kung paano kumikilos ang Diyos? Meron bang love? Meron bang wisdom? No? Meron bang understanding dyan sa gagawin mo na yan? Kapag nakita mo yon, alam mo na yan ay kalooban ng Panginoon. Pero kapag yan po ay hindi consistent sa pagkilos ng Diyos, meron kang masasaktan, no? Mapapahiya ang pangalan ng Panginoon sa gagawin mo, ikaw ay magkakasala dyan, hindi yan kalooban ng Panginoon sa iyong buhay. So, panlima po, does this fit who I am as a follower of Jesus Christ? Yung po bang gagawin natin, yung desisyong gagawin natin, yung mga iniisip, yung mga plano natin, kapag yan po ay ginawa natin, tayo po ba ay mapupulaan bilang isang mananampalataya, bilang isang lingkod ng Panginoon? Kasi kung yan po, hindi po tayo magiging salt and light. Hindi po tayo magiging magandang patotoo bilang isang disipulo ni Jesus Christ sa desisyon na yan. Hindi po yan ang kalooban ng Diyos. Ang kalooban po ng Panginoon, makita po sa buhay natin yung mga mabubuting gawa natin para po yung mga tao sa paligid natin na hindi pa po ligtas ay ma-attract po sila sa liwanag na nagmumula sa buhay natin dahil sa pagsunod po natin sa kalooban ng Panginoon. So, ito bang pagsasalita ko? Ito bang sasabihin ko? Ito po bang gagawin ko na ito? Makikilala ba ako bilang isang lingkod ng Panginoon? Bilang isang disciple ng Panginoon? O masisira ang aking patotoo? So, yan po ang isang napakagandang test para malaman natin kung tayo po ay lumalakad ayon sa kalooban ng Panginoon. At panghuli, will this decision honor God? So, tanungin po kagad natin ang ating mga sarili. Ito bang decision ko na ito ay luluwalhati, magbibigay ng karangalan sa Panginoon? Kita po natin kung ano po ba yung mga bagay na magbibigay ng karangalan sa Diyos? Ano po ba yung mga bagay na magpapasaya sa Diyos? Ito po yung mga bagay na ayon sa kalooban, ayon sa salita ng Panginoon. Ito po yung mga bagay na magbibigay po ng kasiyahan sa puso ng Diyos. So tingnan po natin, yung po bang mga ginagawa natin, yung mga plano po natin, desisyon natin, yan po ba ay nagbibigay karangalan sa ating Diyos? Kung hindi po, i-align po natin ang ating mga desisyon, ang ating pong mga kaisipan, ang ating pong mga kalooban
sa kalooban ng Panginoon. Hallelujah! So ngayong gabi po, maaari po nating i-apply ang ating pong mga natutuhang iyan sa ating pong mga prayer request. Unahin na po natin sa ating mga prayer items na ipanalangin po yung ating mga sarili. Sabi nga natin kanina, knowing the will of God. Nandun ba yung desire sa bawat isa sa atin? Nandun ba yung desire sa iyo na alamin ang kalooban ng Panginoon? Or, maaaring sinasabi mong mananampalataya ka na, na ikaw ay follower ni Jesus Christ, but you are still following yourself. You are still following your desires. You are still following your plans. Kapatid, kapag ka tayo po ay patuloy pa rin na namumuhay ayon sa mga pagpapasya natin base sa ating mga sariling kagustuhan. Alam niyo po mga kapatid, maaring makaranas po tayo ng kabiguan sa huli. Dahil ang mga plano lamang po ng Panginoon ang siyang magkakaroon ng katuparan. Magkakaroon ng katagumpayan. So, kinakailangan po, napakahalaga po na makita po natin ano po ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Magkaroon po tayo ng desire to know the will of God. Matuto po tayong isurrender ang ating mga buhay sa Panginoon. Isurrender po natin ano po yung mga desire natin, ano po yung will natin. Lahat po yan ipasakop po natin sa Lordship ng Panginoong Jesus. At dahil nais po nating alamin ang kalooban ng Panginoon because we want to obey. No? Alamin po natin kung ano po yung kalooban ng Panginoon sa pamamagitan po ng lagi po nating pagbabasa at pagme-meditate ng salita ng Panginoon. Magkaroon po tayo ng desire to know God more. At yung po yung ibig sabihin ng discipleship. So tayo po ay may personal na pag-aaral ng salita ng Panginoon. At kung kayo po ay wala pa pong mga team up, hindi pa po kayo member ng team up, we encourage you to be part of a team up. Kasi yun po yung layunin ng mga team up na ito, na tayo po ay mag-grow sa knowledge natin sa Panginoon. Tayo po ay magkaroon ng accountability group upang masiguro po na tayo po ay nagmamature sa ating relationship sa Panginoon. So, una po, pag-pray natin yung ating sarili. Pangalawa po, ipag-pray po natin ang 72nd anniversary activities ng ating church. Una na po, ang ating church conference sa darating na September 17 and 18. Ito na po yung Friday at Saturday, 8 to 9 p.m. Yan po ay online. At meron po tayong registration, no? Libre po ito, pero meron pong registration. So, puntahan nyo lang po yung announcement or yung post about, yung poster po ng church online conference natin. Meron pong link doon kung saan kayo ay magre-register. Ang speaker po natin, pag-pray po natin, si Pastor Bong Hermosa, na siya po ay punuin, puspusin po ng karunungan ng Panginoon. Ganon din naman po ay pag-pray po natin ang ating church anniversary celebration sa darating na September 9. Ito pong linggo, sa ganap na 10:30 po ng umaga, ang speaker po natin ay si Sister Maloy Salumbides. Kaya pag-pray po natin yung mga speakers natin, pag-pray po natin yung program, pag-pray po natin, dahil ito po ay online, yung mga connection, internet connection natin, maging maayos po para maging tuloy-tuloy, walang putol po ang panonood po natin at pag-join sa mga church activities natin na ito. Pag-pray po natin sa likod ng mga programang ito, ang ating pong anniversary committee. Andiyan po yung ating chairman, si Brother Stephen. Pag-pray po natin siya, na patuloy siyang bigyan ng karunungan, kalakasan, kalusugan ng Panginoon kasama ng mga members ng committee. Okay, pag-pray din po natin ang PASCOM na tumutulong at gumagabay sa kanila, at ganoon din po ang mga advisors, no, yung mga pastors natin na tumutulong din, kaagapay nila sa pagpaplano. Pag-pray po natin ang healing at comfort. Alam niyo po,
everyday na lang po, no, kapag tayo po ay nag-Facebook, dalawang bagay lang lagi nating nakikita dyan. May sakit, si ganito, about update about COVID-19, at meron pong mga taong kinukuha ng Panginoon, mga namamatay. So pag-pray po natin itong dalawang bagay na ito na kagalingan sa mga may sakit at comfort po, kaaliwan para po doon sa mga nawalan ng mahal sa buhay. Amen. Kung ito man po ay mga kapatiran natin, napakaganda rin po na mag-reach out tayo sa kanila na i-message po natin, pag-pray po natin sila, magpahatid po tayo ng mga encouraging words dun sa mga kapatiran na yon, whether sila po ay may sakit na kapatid, get well soon, pinagpipray ka namin. And if you can also share something financially or pwede pong food or anything na needs nila, napakaganda rin po yan, and the Lord will surely bless you. Pag-pray din po natin ang provision sa lahat po na pangangailangan ng bansa natin, yung ekonomiya natin, pag-pray po natin, no? Dahil nga po, super affected po tayo na magtatatlong taon na po ang lockdown, ng pandemic na ito sa ating bansa. Very affected po ang economy ng bansa natin. Marami pong mga industries ang naapektuhan. Pag-pray po natin na makabawi po ang mga industries na ito. Nakakalungkot po na may mga iba na talagang down na po at halos mamamatay na, o kung yung ilan po ay namatay na. Mga businesses, no? Ano man pong iba't ibang mga businesses yan, pag-pray po natin na ang dami pong mga nagsara na magkaroon po ng pagkakataon na sila po ay makabalik, sila po ay makaahon, at yung iba pa po na talagang lumalaban pa ay patuloy, magpatuloy po yung kanilang business. At ganun din po ang bawat pamilya. Pag-pray po natin ang bawat pangangailangan ng mga pamilya, yung mga wala pong mga trabaho, nawa po ay makahanap po sila, nawa po yung mga kumpanya na nagpahinga po sila, nagsarado po for the meantime, ay magbukas na po, no? Nawa ay bigyan ng Diyos ng wisdom ang ating government kung paano po iaayos yung mga businesses na ito, yung mga policy po nila regarding po sa lockdown, no? Para po mag-guide yung ating mga business owners. So yan po. At panghuli, pag-pray po natin ang ating church. Pag-pray po natin na ang bawat isa po sa atin ay maging bahagi ng pag-pursue natin sa vision na ibinigay ng Panginoon sa ating iglesia. And that is yung pong laging sinasabi ni Pastor Darrell, na tayo po ay makapag-evangelize, tayo po ay makapag-disciple, at i-bless ng Panginoon yung ating church administration upang mapangasiwaan po natin ng maayos ang ating iglesia. Pag-pray din po natin, no, sa likod po ng mga ng pagmarcha natin para abutin upang tuparin ang mga pangitain na ibinigay ng Diyos sa ating iglesia ay yung mga leaders po natin. Una na po dyan yung ating senior pastor, Pastor Darrell Maghira, at ang kanyang asawa si Sister Jeng Maghira. No? Pag-pray natin sila, kasama po ng mga council members, ng mga elders, ng mga deacons, ng mga department heads, kasama po ng mga pastors, no? Kasama po ng mga workers natin, na lahat po tayo ay magkaroon po ng banal na pagkatakot sa Panginoon. No, maging God-fearing po tayo ng mga leaders. Sapagkat ang sabi po, no, sa Proverbs 1:7, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Magkakaroon lamang po tayo ng tunay na karunungan, tunay na guidance sa Panginoon sa ating pong leadership, sa ating pong administration, kung magkakaroon po tayo ng reverence sa Panginoon, ng fear of God. Pag sinabi po nating fear of God, ito po pag-honor po natin sa salita ng Panginoon. Ito po yung paggalang natin sa kabanalan ng Panginoon. Ito po yung pagkatakot natin na ang Diyos po ay, He is the ultimate judge. And He will judge sin. Kaya po,
Napaka-importante na magsimula po sa atin. If we want to be effective leaders, kung nais po natin na talagang magkaroon ng wisdom and guidance sa ating pong pamumuno, sa lahat ng departamento, anuman po ang level sa organizational chart ng ating church, kayo ay leader, no? Napakahalaga na magkaroon tayo ng banal na pagkatakot sa Panginoon. Upang sa pamamagitan nito, ng wisdom na ibibigay sa atin, sa ating mga pagdidesisyon, ay mailid po natin yung ating department, no? Mailid po natin yung mga pinamumunuan nating mga small groups, amen? Mapamunuan po natin ang iglesia towards fulfilling the vision that God has given us. Amen. The Lord bless us all as we pray tonight in Jesus' name.